Okay na. Good day ulit mga Kataraki. Your daily dose of, wow. Daily dose talaga. Of Coach Karen, Coach K. For today's video, charos. For today's episode is about work-life balance. So these are the strategies for maintaining a healthy balance between career aspirations and personal life. So, let's start. Charos. Well, in the world today, ito yung siguro sabihin na natin na very ideal balance talaga ng work life, yung hindi ka masyadong stress sa work. You can have your personal life, love life, mga ganun. Okay. And your friendships and all that. Okay? You have your time for your family. Okay? Yun yung mga talagang gusto natin as mga nasa working force, okay, ng bansa. Pero ang tanong, okay, paano pag hindi talaga siya na-achieve, depende sa work? Well, ito ano lang, it's a way also to have a work-life balance according again to our acronyms. Okay? Yung acronym ulit natin for today is the word life. So, LIFNE. L is live life with gratitude. Oo, akala ko rin eh. Live life to the fullest. Hindi, joke. Pero ano kasi, when you are living a life with gratitude na ano, syempre, very thankful ka that you have your job, very thankful ka that you still have anong tawag doon, something na or your income para you can live a life, parang sinasabi nga natin, okay? And I know some of us siguro would have a job or a work na hindi natin typically na love or gusto at the moment, but I know it's hard to adjust on those one, but yun nga, if you live life with gratitude, mas gagaan yung buhay, kumbaga. Okay? So, sabi nga nila, if you wake up in the morning, first thing that, kung first thing na ginagawa natin is a gratitude, so, ano, magaan ng feeling, masaya, ganyan. So, pagdating mo sa work, ano, very light lang siya, tapos happy ka, ganon. Kahit na yung sa pinakaunang episode natin, yung sa stress management, stress ka, ganyan. Okay? Pero at least, diba, you started your day with gratitude, with thanksgiving, na sinasabi. And with that, masaya, magaan yung feeling. Okay? And then, of course, ang life, work-life balance, hindi mawawala dapat yung investing in your health. Okay? Well, our health naman kasi is one of the things or very crucial things that we have to take care of para ma-fight rin natin yung mga stress, sabi nga natin, 'di ba noon? Stress natin yung mga ganyan or negativity. Kasi if we eat healthy, live healthy, okay? Madali na lang natin i-balance yung work and yung sa ating mga personal life. Kumbaga, meron tayong energy, okay? Pagkatapos ng work, meron pa tayong energy with our family, our loved ones, and our kids most especially. And of course, F is find something that you love to do. Okay? Alam ko siguro yung iba, parang ako siguro, na after work, medyo pagod ka na, hindi ka na makakuha ng hobbies more. You would not think of any hobbies that you want to try anymore kasi nga, tapos na yung energy, kumbaga. Nasa ano na talaga, end point na ng energy yung
pagka-uwi mo is ano, wala ka nang maiisip na gawin kundi matulog. Okay? Pero if you will find something kasi that you love, parang nare-refresh ka ulit, 'di ba? Anong tawag doon? Bumabalik yung enthusiasm mo to work. Enthusiasm. Okay? So letter E naman is embrace. Ito ewang maganda to, pero ano, talagang explain natin ng konti lang. E is embrace how your brain works. Wow. Eh. Ito ano, siguro pwede kong i-relate sa brain ng lalaki tsaka sa brain ng babae. Pero kasi ano, may advantage rin kasi yung brain ng lalaki. Sabi nga, ang brain ng lalaki, they have different boxes, 'di ba? Box for work, box for personal life, box for TikTok, wow. Box for Facebook, yung mga ganyan. Box for their hobbies, their games, yung mga ganyan, your mobile games na talaga linalaro nila. So they have different boxes for each aspect of their life or yung mga iniisip nila every now and then. Now, I know, of course, as a woman, nag-overthink. Ako, nag-overthink talaga ako because our brain works daw is, ano siya? Parang, ano ba tawag doon? Whirlwind ng ano, ng thoughts. Kung kunyari, ngayon na nagsasalita ako dito, ang iniisip ko yung pagpunta ko sa school, yung pag-dismiss ng mga anak, yung pagkuha na, yung mga ganon. Ang dami-daming thoughts na naiisip ko right now. And yung ganon kasi, parang nagmumultitask yung brain natin na we cannot focus on one task at a time. Now, I've been trying to do yung brain ng lalaki. Wow. Pero hindi po ako lalaki. Okay? Na one box at a time. So, pag nasa workplace ako, actually ever since naman, pag nasa workplace ako, ang gusto kong i-achieve doon is work. So, minsan, siguro, yung mga co-workers ko dati or even co-workers right now, baka sabihin kasi nila, ang suplada naman ito, hindi man lang makimingle, yung mga ganon. Pero ano kasi, sa akin, siguro nakaset yung mind ko na pag nasa workplace ako, work talaga na kung ano yung magagawa ko at that moment, yung mga break times ko na ganyan, gagawin ko na para after work, syempre, hindi mo na iuwi lahat ng work. Pero ngayon kasi naiuwi ko pa lang. Pero, ano, eventually, pag naka-adjust na, at least magkakaroon ng work-life balance. So, kung work, work lang siya. Kung sa bahay, of course, bonding with the kids, watching a movie, or Sunday bonding with the family, mga ganon. And syempre with my husband, char. Okay? Yung mga ganon. So, kung balance kasi lahat, of course, we can achieve a happy life, sabi natin. Okay? So, yun. Work and life balance, or work-life balance, it will always depend on us, on how, kasi pwede natin i-ano yan eh, pwede rin natin i-relate on our time management. If we are able to be productive at work, na work na talaga yung ginagawa natin dun, then definitely we have a time after work for other things. So, depende lang yan. And discipline rin siguro kasi I know at times naman, pati naman ako nun na sa work, di ba pag, lalo pag ano na, ang coworker mo is one of your best friends. Pag kinalbit ka eh, chika-chika to the max. 2 hours na kayo nagchichikahan sa ano. Pero ano lang, balance rin lang. And time management and discipline. Ayun. So, of course, again, work-life balance. So that, ano, happy life lang. Ah, diba? Eh? Para ma-achieve natin ang happy life. Okay. So, again, subscribe Taraki TV.
And of course, my Facebook page, Coach Karen Sebio. And there are a lot of videos there. Meron pa yung video na ginawa namin ng husband ko. Yung ano, overcoming challenges. Please watch again and again. Wow, again and again. May mga ano topics doon that surely that you can relate. And ano pa ba? Ayun. Hmm? Yung sa Taraki TV, there are a lot of ano segments then that you can watch. Okay? See you again next episode. Bye!